Paring Don here, tuturo ko sa inyo ang lead guitar at yung mga rhythm guitar na plucking din dito sa Vakitva ng Shackle, alright? Sa intro ay chords lang tayo, chords. So, G, E minor, C, D. So, ulit, okay? Ulit yun. And then, papasok na yung verse. Dito, magkakaroon ka ng lead sa part ng ang chord pattern ng verse ay matagal yung G 1 and 2 and 3 and 4 B minor 2 and 3 and 4 E minor 2 and 3 and 4 A minor, sorry, A minor 2 counts 1 and 2 D 2 counts 1 and 2 yun ang pattern. Ngayon, sa pattern na yon, inuulit ng hanggang apat. Ngayon, ito ha, sauluhin nyo to. Meron kang lead pagdating sa B minor at sa D, doon sa pattern na yon. Okay? So, ibig ko sabihin, G, walang lead. 2 and 3 and 4, B minor meron. B minor, 1 and 2 and 3, dyan, meron dyan. Pagkatapos ng 3 counts. And then, E minor, wala. A minor 2 counts 1 and 2 D. Yan, meron dyan. Yan, ang ibig ko sabihin ha. So, maraming paiba-ibang mga lead dun sa B minor at D. Kaya, lagyan natin ng mga numbering. So, sa unang part ng verse G 1 and 2 and 3 and 4 B minor 2 and 3. Okay? Ganon ang mangyayari. Mamaya, i-demo natin yung ano, na merong metronome at merong background rhythm. Okay? So, yun ang B minor 1 natin. Alright? Saan yun? Sa first string daw, sa 8th fret, mag-i-slide papuntang 10. Now, take note, ang slide na ito ay legato slide. Paano yun? Ibig sabihin nun, ay wala kang picking sa dulo. Hindi mo ipipick yung 10th fret. Ang una lang, yung 8th fret, pag slide mo, ay, teka ha. Pag slide mo, sa dulo, walang picking. Hindi mo kakalabitin. Yan ang legato slide. Kasi kung normal na slide dyan, kailangan meron kang picking sa dulo. At ang symbol nun ay yung mga diagonal slide. Yun ang mga symbol nun. Ito, S. Ayon sa aking research, yan daw ang symbol ng legato slide. Sana tama. Okay? So, after nun, sa 10, nakaslide ka na. Biglang hammer ang 7 papuntang 8. At tapos babalik sa 7. 7th fret. And then second string, 8th fret. 'Yon ang ating B minor 1, okay? All right. Next tayo. E minor. A minor D. 'Yon ang D natin, D1. Okay, tawagin natin siyang D1. So, paano? First string ay pull off naman ang style mo, ang gagawin mo rito. Pull off. Ibig sabihin, parang kabaligtaran ng hammer ito. Kung ang hammer mo ay papatungan mo yung naunang nota, dito naman, i-release mo ang naunang nota. Ganun, parang ganun. Ano? Okay, ha? Pull off. So, ang nakalagay dito, 8, 7. 8, pull off, 7. Ibig sabihin, mula sa 8, ay tatanggalin mo yung tunog na yan, yung 8 na yan, pupunta sa 7. Yan. So, ganun yun. Tatlong beses kasi. So, pull off na tatlong beses. 8P7. Isa pang 8P7. Isa pang 8P7. And then, second string, 8th fret. Alright? Yan ang D1 natin. Tapos, second linya na tayo sa verse. G ulit. B minor ulit. Pagdating sa B minor, 3 counts ulit. 1 and 2 and 3. Ganito naman mangyayari. Alright? Paano yun? Patalsikin mo ang laway mo. Sorry. So, ito ay ang discarding ano naman to? Pinching. Kurot-kurot. Alright? So, nakalagay doon. First string daw at third string ay kailangan sabay sa 7th fret. Ayun, no? Ito, nakita niyo ginagawa ko, iniipit ko, mas maganda kasi meron kang gagawin ditong pagapang sa first string. Mahirap kung ganito ang gagawin mo, mahirap pagapangin ang first string kung ganyan. Kasi pwede naman ganyan ang kurot, di ba?
ang pinching. Kailangan ganito para komportable yung paggapang ng first string mo. Ayun eh. Ganun ang gagawin eh. So, first string, third string, 7th fret. Tapos yung first string na bago, naging 8th fret. Pero ito, 7th fret pa rin ang third string. Tapos 10th fret ang first string. Tapos babalik sa 8th fret. Tapos balik sa parehong 7. And then, second string, 8th fret. Alright, yun ang B minor 2 natin, okay? And then, D1. Pagdating dito sa E minor, A minor, D, D1 ang gagawin natin, okay? Alright, so next tayo, pangatlong, ano na tayo, part ng verse. Ang pangatlong part ng verse ay kaparehas lang ng unang part ng verse. Alright? O, hindi ko na i-demo. O, fourth part of the verse, yung una, yung B minor mo ay B minor 2. So, wala kang problema ro, alam mo na yon. And then, yung D, yon na bago. Naging dito tayo, may dito tayo. Tapos na yung verse, papasok na yung chorus, ito ang mangyayari sa D mo. Ito ang dito mo. Okay? Second string, slide 7 to 8. Legato slide ulit ito. Tapos bagalan mo lang. Kaya ganyan ang ginawa ko. Merong space yung 7, S, 8. Kasi hindi mabilis ang slide eh. So, ganun ang gagawin mo. Magandang hintuturo ang gamitin mo. Kasi gagamitin mo yung, halimbawa, itong ring finger, gagamitin mo sa first string eh. Sa 10th fret. So, pwede rin namang hindi liit. Bahala na kayo kung saan kayo komportable. Yan ang D2. Okay? 7S8. And then first string 10. Alright. Tapos chorus na. I-demo na natin itong kabuuan itong verse. Okay? Nag-aalin sa puso. Oh, B minor 1. Next, D1. Ito naman, B minor 2. Wow. D1 ulit ito, D1. Balik sa B minor 1. Ito, D1. B minor 2. And then, ito, D2. Okay? Ngayon, magtuturuan tayo ng plucking sa chorus. Ang chords ay G, E minor, C, D. Okay? Paano ang plucking nito? Ayun. First string, 7th fret. Ito ay ituturo ko sa inyo mag D-shape kayo dito sa plucking na ito. D-shape. Nasaan? Sa 7th fret ka. D-shape. Yan. Magagawa mo yung tablature na yan kahit naka D-shape ka. Naka-steady yung shape na yan. So, paano? 7-8-7 daw. First, second, and third string. Yan. Susunod ay para ka nag-suspended ng D. D-suspended. Diba? D-shape yan. Itong hiniliit mo, ilalagay mo dun daw sa 8th fret. Tapos, paplucking mo, 8-7. So, ibig sabihin, binalik mo sa 7. Eh, naka-D-shape ka. Naka-7 yan. Diba? Yun. Para ka talaga nag-D-suspended. Tapos, bumalik sa D. Okay? O, ulitin ko. Sa chord na G ito, ha? Itong una nating tinuturo. So, 7-8-7. Tapos, suspended. Diba? Yun ang para sa G. So, kung bubuin mo yung G ng regular speed, ganito. Okay? Medyo mabagal. Okay? Yun ang G mo. And then, next nating chord, E minor. Ganito ang gagay mo sa E minor. Ayun o. Third string, 7 to 9 slide. Legato ulit. So, paano yan? Pag slide mo, 7 to 9,
biglang 7th fret ang first string, tapos 8th fret ang second string, pero may 9 ka ulit na ipa-plucking. So yan ang magiging shape ng daliri mo. Tapos meron ka pang 7 and 8 sa dulo. Paano yun? Start sa una, slide. Ganon. Tun-ting-ting, tun-ting-ting. Diba? Seven, nine, seven, eight, nine, seven, eight. Yan ang E minor. And then, sa C, ganito ang mangyayari dyan. First string daw, 3. Tapos, 5-5 yung second, third string. So, diba? Ganon. And then, ayun, nakita nyo, merong 5-3 ang first string. Ibig sabihin, pwede mo nang huwag mo nang alisin to. Gagamitin mo na naman ang hinliliit mo para magkaroon sa 5. Tapos babalik sa 3. Ganon. Tapos may 5-5 ulit after nung 5-3 na yon. 5-5 sa second string, third string. So, paano kabuuan yan? Gets? Tapos sa D, ay parehas ng gagawin. Mag-iiba lang ng pupuntahan. Dito ka. Diba? Ganun lang din. Yun. Yan ang chorus. So, paano yung buong chorus? G. E minor. Tapos. D. Tapos, meron dito, hinusunod naman kita. Eh, ganun lang din ang gagawin. C and D na tatlong beses. Diba? Yun. So, demo natin, demo. So yun, naituro ko na yung sa verse 1, tapos sa chorus. Next ay verse 2. Yes, kasi hindi magkaparehas ang ililid mo sa verse 1 at saka sa verse 2. Magkaibang magkaiba. Merong mga dagdag. So merong B minor, sa unang part ng verse 1 ay parehas. B minor 1, D 1. Second part, B minor 2, parehas. Pero pagdating sa D, yung second part ng verse 2, ay meron kang D3. Alright? At ito ay pull off 8-7, tapos second string 8th fret, and then biglang third string 7th fret, tapos babalik ka sa second string 8, slide sa 10, and then 10 slide sa 12, second string pa rin. Paano yung kabuuan nun? So, paano yun? I-demo na natin, okay? Oh, ito. B minor 2. Oh, ito na. Yung D3. Yan! Alright? And then next, third part na tayo, ha? Gagamitin mo ay B minor 1. Yung ano pa rin. And then, sa D mo, meron ka na namang idadagdag. D4 na to. D4, di ba? Okay, saan yan? Again, slide ang 8 to 10. And then, hammer 7 to 8. Balik sa 7. And then, second string 8. Third string 7. Magkadikit lang. Kumbaga, dire-diretso ang patunog mo. Di ba? Yan ang D4 mo. So, ito, take note, itong D4 parang ano, parang B minor ang dating. Pero meron itong, di ba? Yung B minor 1. Di ba? Ganun ang B minor 1. Ito, D4. Ganun. So, i-demo natin.
And then, susunod yung pinakang last part na nung verse ay ano pa rin, B minor to pa rin. Tapos, pagdating sa D, ay yung D2. So, ginaya lang yung ending nung verse 1, okay? Diba? Ayan. Sauluhin nyo lang yung mga D, B minor, B minor, D. Yung kung ano-ano yung mga label niya. Okay? Mag-lead guitar na tayo, yung pinakang lead part. Ang lead part ay sasabayan ng chords ng chorus, okay? Para kang nag-chorus yung chords nito. So, paliwalag na natin. Ang una mong gagawin, itong kakalabit ka ng isa dito sa 5th string, sa 10th fret. Gamitin mo yung hinliliit. Tapos, bababa ka, gapang-gapang ang lead nito eh, okay? Pagdating dito sa 4th string, gamitin mo na yung index mo, gagapang yung daliri mo. 7th fret, 9, 10. O, para ka lang nag-do-do-re-mi pa sola. Tapos, gagamit ka, tapos 3rd string ka na, dalawa lang. 7, 9. Okay? And then 2nd string, 7, 8, 10. Tapos, babalik sa 8. Tapos babalik sa 10 na mag-i-slide. Paano yun? Yung part na yun. Balikan natin yung part na yun. Isang buo na mabagal. Okay. Ang next, galing naman sa 12. So, ganun pa rin ang style mo. Ito ah, para masanay yung daliri mo, gamit mo yung hiniliit. 12, 10, 8, and then balik sa 10, balik sa 8, and then 7, 8, 7, and then 9 sa 3rd string, and then 7, 8, yung 8 slide, tapos isa pang 10, slide 8 to 10, 8S10, tapos 10, paano yung kabuuan nun, mabagal. 12, so 2nd string, 12, 10, 8, 10, 8, 7, 8, 7, and then 3rd string, 9, then balik sa 2nd string, 7, 8, slide, 10, okay, slide to 10, 10, ganun, again. Mamaya, demo natin yan. Ang next part, first string naman ang kakalabitin. 10, 8, 7, tapos 10, 8, 7 ulit. Okay? And then second string, 10, 8, 10. Tapos 8 ulit. Tapos 7, hammer sa 8. Ganun yun, okay? I-demo ko yung first string and second string na yun, okay? Yan! And then, ito na susunod. Third string daw, 7, 9. And then, punta ka sa second string, 7, 8. And then, 10. And then, balik sa 8, 7. And then, third string, 9, 7, 9. And then, balik sa 2nd string, 7, hammer, 8. And then, 10. So, i-demo ko ng buo yun. Diba? Ganun? Yan. And then, ito na yung sa part ng C and D. Okay? So, sa 1st string, 10, 8, 7. Tapos, pull off, 8, 7. Ganon. And then, second string, 8. So, paano yung buo? Yan. And then, next is, 10, 8, 7. Tapos, second string, 8, 10. Okay? Ganon ang mangyayari. Tatlong beses yun.
Tatlong beses yun. So after nung tatlong beses na yun, papasok ang chord na E. Okay? Tapos yung ano mo, yung lead mo, ito yung sa second string, mag-i-slide ka 10 to 12. Ganun, no? Ayan, no? 10, S12. Tapos, isa pa, isang kalabit, isa pang kalabit. Tapos, ito yung sa first string. Paano yun? First string 12, 10, 9, 10, 9. And then, susunod, second string 12. And then, bend mo yan 12 na yan. Okay? Tapos babalik sa 12, tapos pupunta sa 10. So, paano? Ang buo? Okay? So, samahan natin yung C and D. Kunwari, ito na yung pangatlo. Ganon. Okay? Pwede na nating i-demo lahat. Mula umpisa nung lead guitar, alright? Tapos, tumaas na, di ba? Tumaas na ang chord, nag-E. Tapos, ang chords sa chorus na mataas ay A, F sharp minor, D, E. Okay? Tapos, D, sinusunod. Sinusunod naman kita. Alright? Itong chorus, syempre, meron ding plucking ito. Naalala niyo yung plucking. Ang gagawin niyo lang, itataas niyo lang, alright? So, di ba yung plucking kanina sa G, dito. Di ba? Itataas lang natin. So, ganun pa rin ang mga gawain. Okay? Dito, magiging dito. Sa A, ang A mo dito. Diba? Ngayon, ang magiging isang problema mo, diba, naglilid ka, ito yung huli. Paano mo ikakabit yung plucking na yun? So, siguro, tung-tung, biglang, diba, hindi ka na gaganon. Diba? Diba? Nagkamali pa ako. Yun. So, diskarte. Kumbaga, dahil ikaw yung nag-lead, kung gusto mong talagang kumpletuhin, yun ang gagawin. Diba? So, tapos na tayo. Kumbaga, ito, dire-diretso na to hanggang sa matapos yung kanta. Diba? Ito ay kinakantahan ng bakit ba? Tapos uulit. Sinusunod naman kita. Diba, yun yan. Wala pa rin kwenta. Bakit pa? Ah, boss, hanggang sa dalawang pattern pa na walang kantahan, tapos na sa A. Ganun yung mangyari nun. Alright? Kaya natin yan. Nyo yan. Practice lang. Practice. Powering down here. Bye. Show me your emotions when I make my
kita sendiri.